Good morning guys at good morning sa ating mga viewers pati na sa ating mga subscribers guys. Ayan. At ang isi-share ko ngayon sa inyo guys ay ituturo ko sa inyo kung paano ba ako nag-inventory ng aking mga paninda. At the same time guys ay namomonitor din natin kung tayo ba ay kumikita at magkano ba yung kinikita natin sa loob ng isang linggo. Yan kasi yung purpose natin. Ayan. Ito ay ginagawa natin bago tayo haalis sa ating bahay. Ayan. Kasi itong mga dala-dala natin ay guys ay bilang ito bago tayo umalis. Katulad ng mga bote ng mantika ay sinusulat natin dito kung ilang piraso ba yung dala-dala natin. At nang sa ganun guys ay mabilang natin kung tama ba yung inilista natin doon sa ating listahan. At ito nga guys yung listahan natin habang nagro-rolling tayo. Dito kasi natin inililista lahat ng ating mga napagbentahan. Ayan, kada isang tindahan. Ito yung trabaho naman niya kasi dito rin tayo nagbe-base kung ilan ba yung naibenta natin sa loob ng isang araw. Ayan, kasi yung pagmumonitor din natin kasi tinitignan natin kung bumababa ba yung sales natin o tumataas yung sales natin. At tinitignan nga natin guys kung paano ba tayo nasyo-short. Minsan siguro nagkakamali tayo sa pagsukli o hindi natin naisasama yung mga item ganun na sa computation. Kasi minsan kaya ako gumawa nito dahil gusto ko talagang malaman kung paano ba ako nasyo-short. Ayun guys, kasi yung dating nangyayari. Ayan, at balik tayo dito guys sa ating notebook. Ayan, dito kasi yung isinusulat natin lahat ng item bago tayo aalis. At chine-check din natin kung gaano na ba kalaki yung laman ng ating rolling. Yun kasi yung importante at yung naidagdag natin. Katulad nito guys, kahapon ay bumili na naman tayo ng mga paninda natin ng mantika at asukal. Kaya dito guys natin malalaman kung magkakano na ba yung laman ng ating rolling at magkano ba yung tinubo natin sa pagre-repack natin ng isang sakong asukal na puti at tatlong container na coconut oil at isang palm oil guys. Ayan. Samahan nyo muna ako guys at magbibilang ako ng aking mga paninda. At ito nga guys, katatapos lang natin magbilang ng ating mga paninda. Ayan, ay, ang init. At kailangan talaga natin gawin ito kasi ito yung monitoring natin kung kumikita ba tayo sa ating pag-rolling. At para naman hindi masayang yung ating araw at saka yung oras natin sa pag-rolling. Kasi ang importante talaga nito na mamonitor natin at malaman natin kung kumikita ba tayo o tumutubo tayo dito sa ating mga pag-rolling. At kung
magkakano ba yung ating tinutubo, guys? Yan kasi yung purpose natin. Kaya talagang pinagtsatsagaan natin, bilangin. Ayan, guys. At ito nga, guys, katatapos natin bilangin lahat at katatapos natin kumpyutin kung magkakano na ba yung laman ng ating mga item, guys. Ayan. At ngayon nga, guys, ay ito total natin lahat kung ilan na ba yung ating laman ng ating rolling, guys. Ayan. At yan nga, guys, yung ginagawa ko para malaman ko kung magkakano na ba yung laman ng ating rolling, guys. Ayan. Kung ito ba, kung kumikita ba tayo o nalulugi. Ayan, guys. 535 plus 1050 plus 864 plus 660 plus 4725 plus 3080 plus 4692 plus 2562 plus 740 75 plus 45 plus 45 plus 150 plus 150 plus 224 plus 133 plus 910 plus 928 2535 1050 864 660 47 At ito nga, guys, yung inventory natin noong araw ng Linggo bago tayo umalis ng araw ng Lunes, kasi hapon tayo nag-inventory nito. At yung ating total nga ng rolling, na laman ng rolling natin is 20,000 16 pesos. Yan kasi yung naging laman niya. Ayan, ito yung naging total kasi niya. At i-minus natin lahat, pati yung aking minsan nauutang at yung aking aking mga expenses, guys. Ayan. Kaya ito yung naging total na tubo natin nung nag-repack tayo noong araw ng Linggo. Ayan, 1,732, guys. At ito na ngayon, guys, yung total ng ating rolling. Ayan, sa loob kahapon at ngayon, guys, ay meron tayong 23,568 pesos na, guys, yung naging laman ng ating rolling. Halos tumubo nga tayo sa pagre-repack natin ng ayan, guys, 23,000 minus 20,000 20,016. Ayan, guys, meron tayong 3,552, guys. Yan yung ating tinubo. Ito ngayon yung tutubuin natin, guys, pag naibenta natin lahat itong ating mga paninda. Kasi kahapon, guys, ay nakapag-repack tayo ng ating mga paninda. Halos apat na container yung nirepack natin na mantika at isang puting asukal, guys. Kaya ito yung posible natin tutubuin. 3,552 plus yung tutubuin sana natin kahapon na, guys, ay 1,732. Ayan, guys, halos sa ilang araw nating pagro-rolling, halos 2 days, kasi bukas bibili na naman tayo ng ating panindang asukal, kaya madadagdagan pa itong tutubuin natin na 5,284, guys. Ayan, sa loob lamang ng 4 na araw na pagro-rolling natin, guys, ay tutubo na tayo nitong 5,284. Ayan. Kasi hindi lang naman ito yung pinagkakakitaan natin. Kung maita-times pa natin to sa times 4, guys, ay meron din tayong 21,000 sa loob ng isang buwan, guys. Yan yung posible nating tubuin. Kaya talagang minomonitor ko ito. Kaya kayang-kaya natin talagang bayaran si Sayara Body, guys. Ayan. Ganyan kasi yung posible nating tubuin. Kaya naman, guys, ayan, na-share ko sa inyo, guys, yung pwede nating tubuin sa loob ng isang linggo at sa loob ng isang buwan. Yan kasi yung nagre-range, kaya mas mabuti talagang minomonitor natin yung rolling natin, guys. Ayan, kasi halos ngayon, guys, ay sa loob pa lamang ng dalawang araw nating pagro-rolling, o tatlong araw kasi kasama na yung Sabado, kasi nag-start tayong mag-rolling, guys, ay Sabado. At sumunod na nga, guys, ay Lunes na, tapos sumunod na yung Martes. And guys, tapos bukas, last day natin ng pagro-rolling araw ng Miyerkules, bibili na naman tayo ng ating paninda.
At yun nga guys ay bilang sa ating isang linggo na tubo. Ayan guys, at yan, na-share ko sa inyo na tutubo rin tayo ng nasa 5,000 plus sa loob ng 4 na araw. Ayan guys, at kung hindi lang naman ito yung pinagkakakitaan mo, malaking tulong na rin ito kasi sa totoo lang guys ay marami pa tayong ginagawa. Ayan, nagro-rolling tayo, nayroon tayong tindahan, at minsan guys ay nagpapasada tayo kung tapos na lahat ng gawain natin guys. Ayan, kaya talagang kayang-kaya natin kuhanin ang pambayad natin kay Sayara guys. Ayan guys, maraming salamat!